sa panahon natin ngayon, para bang halos kailangan natin ng cellphone araw-araw. At alam ko, hindi tayo maalis ng bahay na hindi full charge ang ating cellphone. Sana ho kung kailangan natin ng cellphone sa communication, tayo rin sa buhay natin, sana lagi tayong full charge ng salita ng Diyos. Naniyak po kayo araw-araw na makibahagi sa pagninilay ng salita ng Diyos, full charge, sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na magbibigay buhay at lakas sa atin upang maisabuhay ang ating pagiging Kristiyano. Kaya sana po araw-araw makiisa tayo sa pagninilay. Tayo ay maging full charge. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, lumapit kay Jesus sa mga tax collectors at mga makasalanan para marinig. Nagbulong-bulungan ng mga Pharisees sa teacher ng law. Sabi nila, "Wini-welcome ng taong ito ang mga makasalanan at nakikikain pa sa kanila." Kaya kinwento ni Jesus ang parable na to. Kung meron kang 100 na tupa at nawala ang isa, anong gagawin mo? Di ba iiwan mo ang 99 sa bukid at hahanapin ang isang nawawala hanggang makita ito? Pag nakita mo ang tupa, matutuwa ka at papasanin ito. At pagka-uwi mo, iimbitahan mo ang mga kaibigan mo at kapitbahay at sasabihin, "Mag-celebrate tayo, nakita ko na ang nawawala kong tupa." Sinasabi ko sa inyo, tulad nito, magkakaroon ng tuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kesa sa 99 na matuwid na hindi kailangang magsisi. O kung mawala ang isa sa 10 silver coins ng isang babae, anong gagawin niya? Di ba magsisindi siya ng ilaw, magwawali sa buong bahay, at maghahanap ng mabuti hanggang makita niya ito? Pag nahanap niya to, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin, "Mag-celebrate tayo, nakita ko na ang nawawala kong silver coin." Sinasabi ko sa inyo, ganun din magsasaya ang mga angels ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi mga ka-full charge. Ako po si Brother Teddy again. At ang ating pong pag-inilayan sa gabing ito ay ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 15, talata 1 hanggang 10. Sa aking pagninilay, may isang tanong na pumasok sa aking isipan. Kasi po ang sabi sa Ebanghelyo, kung mayroon kang 100 tupa at nawala ang isa, hindi ba't iiwanan mo ang 99 at hahanapin ang isang naligaw hanggang sa matagpuan ito? Pinapakahulugan ko po na ang nawalay ay ang mga taong makasalanan na kamukha natin. Ngunit ang aking pong tanong ay hahanapin tayo ng Diyos. Di po ba alam ng Diyos kung nasaan tayo kahit kailan? Alam din ng Diyos kung anong ating ginagawa sa bawat sandali. So hindi ko po malirip kung anong ibig sabihin ng hahanapin. Hanggang sa dumating sa aking palintraw, yung ginawa ng Diyos na paraan upang makabalik tayo sa Diyos Ama. Di po ba ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa kung sino man sa kanya ay manalig ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin po ang paghahanap ay ang paggawa ng paraan ng ating Panginoon Diyos upang tayo makabalik sa Diyos Ama. Yun po ang paghahanap na tinutukoy. Yung paggawa niya ng kaparaanan para tayo makabalik sa Diyos Ama. Sapagkat ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. At ang tanging paraan po dito ay ang matubos tayo sa ating mga kasalanan sa pagbibigay ng Panginoong Hesus ng sarili niyong buhay. So yun po ang pumasok sa aking isip tungkol sa paghahanap.
Sumundin po din sinabi niyo po sa Ebanghelyo, hahanapin ang isa hanggang sa matagpuan. Matagpuan, ano po ba ibig sabihin nun? Di ba pagka nagkatagpo sa merong meeting of the minds, nagkakausap kayo. Ang ating po Panginoon o ang ating Panginoon Diyos ay hindi tayo matatagpuan kung palagi po tayong busy. Busy sa mga bagay na inaakala natin makapagbibigay sa atin ng kasiyahan, ng kaligayahan at ng kapayapaan. Kung palagi tayo nakatuon sa mga makamundong pangangailangan. Dapat din po natin matanto na ang lahat po ng bagay sa mundong ito ay ating iiwan kung kaya't mas mainam po na ating pagtuunan ng pansin ang ating espiritual na pangangailangan. Dahil higit po itong mahalaga kaysa anumang bagay sa mundong ito. Matatagpuan. Paano nga ba tayo matatagpuan? Sinasabi sa talata 7, na tunay nga po magkakaroon ng kasiyahan sa langit kung ang isang makasalanan ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. So yun ang susi. Para matagpuan tayo ng Diyos, dapat tayo magsisi sa ating mga kasalanan at tumalikod sa ating mga kasalanan. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng komunikasyon sa ating Panginoon. Kapag po tayo ay umamin sa ating pagkakasala, nagsisi sa ating pagkakasala, at tumalikod sa ating mga kasalanan, pakadudulog po tayo sa ating Panginoon at maririnig natin ang Kanyang salita. Pagka narinig po natin ang Kanyang salita, siguradong mauunawaan po natin ito. At pagka naunawaan natin ang salita ng Diyos, maisasabuhay natin ito. At kapag naisabuhay natin ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng kakayahan sundin ang dalawang pinakamahalagang utos ng Diyos. Ang una, mahalin natin ang Diyos ng buo nating puso, ng buo nating isip, at ang ating buong lakas. Ang ikalawang utos, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. At kapag ka nagawa natin ito, tunay nga po magkakaroon ng kasiyahan at kaligayahan sa langit dahil may isa na namang kaluluwa na nawala at natagpuan. Tunay nga po na lahat ay posible sa mga taong may pananalig sa salita ng Diyos. At dalangin ko, mga kasama, mga kapatid, na sana po sa bawat oras, lagi tayong full charge ng salita ng Diyos. To God be the glory. Amen.